שבת שלום. מה את משתוללת? שבת שלום. אני לעשות אוכל שלנו, בסדר? שמה? אני לעשות אוכל שלנו. יופי. אני גזים כל המדברים, בסדר. לא פיפריקה הייתה איתנו, מחדה, לא נגיד לרגע. במהרה. כגה, גודם נעפו. לגבי, מבינה, אנו. אבוקדו. Ubusin natin yung avocado kahapon. So, Friday ngayon, atun kami magdi-dinner sa anak ni Lolo mamaya, Shabbat kasi. Medyo religious kasi yung asawa ng anak ni Lolo. Bago yung tinapay ni Lolo, naubusan kasi yung ano yun. Tingin na lang natin. Mahaba na tinapay niya. Malaki yan kaya pinuputol ko. Ako, buhay. Yung alaga ko, hindi man niya nagkain. Nagre-reklamo ko anong ipapakain ko. At anong nilagay ko, kakainin niya. Lagi kong tinatanong sa kanya, Baba, ano gusto mo kainin? Sabi din sa akin, ikaw bahala kung anong gusto mong ipakain sa akin. So kahit pa paano, thankful pa rin at mabait si Lolo. Diba? Matala ka lang makakita ng amo na mabait. Hindi nangingialam sa ginagawa mo, yun ang importante. Hindi subigin naninita, kahit buhay pa si Lola noon, hindi yan siya naninita sa akin. So, bali yung ginagawa ko sa umamin, prepare ng pagkain nilang dalawa, tapos naglilinis, nagluluto, sila nagbabasa ng dyaryo, si Aba na sa computer niya, tawagin ko na lang kumain. Pero guys, take note ha, hindi lahat guys ganito. Kasi meron talaga mga amo na yung friend ko na kumisan trabaho niya sinisigit kung anong ginagawa niya. Ako, sa halos 6 na taong ko na magtatrabaho kay Lolo, hindi siya ganito. Walang pakialam yan. Ako, pero syempre hindi naman ako yung magdaraya o tamad, no. Syempre ginagawa ko din yung part ko. Linis ng bahay, luto. Basta ako lahat ang nagmamanage sa bahay. Sa grocery, syempre ako din, ako talaga. Ito kailangan natin, yan.
Wala man niyang alam si Lolo. Sabi nga niya sa akin eh, ikaw na lang ang mayroon na kotseng, sabi niya. Huwag mo akong iwan. Diba? Nakakaawa ka. Siyempre tayo, kailangan din natin ng trabaho. So, kumbaga give and take lang. Tsaka mabait naman si Lolo. Sa pagkain, walang problema. Sa sahod, walang problema. Naalala ko dati yung nagtitraining ako sa caregiving. Oo, kay Ma'am Lynette, yung nag-ano namin, mentor namin sa AWA. Sabi niya, hindi yan pera-pera lang. Mahalin niyo yung alaga niyo kasi tao yan. Kasi, mahirap maghanap ng trabaho. Pag naandun na kayo sa Israel, masarap ang buhay doon. Sabi niya, paalagahan niyo yung kung buhay pa yung alaga niyo, mahalin niyo, alagaan niyo ng maayos. Pa, syempre, dahil tayo kumukuha ng panggastos natin sa pamilya natin. Yan ang hindi ko makakalimutan kay Ma'am Lynette. Mahalin natin ang trabaho natin, hindi yung pera-pera lang. Kasi tao yan, kahit nga dito yung ibang alaga nila, bedridden, Alzheimer's, kahit alam mo yung wala na sila sa sarili nila, diba? Mahalin natin sila, iparamdam natin ang pagmamahal sa kanila, kahit hindi nila tayo kamag-anak. Hindi mo nakikita ng ibang tao, diba? Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. So, si Diyos na, si Lord na ang bahala sa'yo. Marami kasi dito guys, pero bawal. Marami noon dito na sinasaktan yung alaga nila. Bawal yan guys, pwede ka makulong dito. Kasi ang mangyayari, wala na silang tiyaga sa alaga nila. Pag pinapakain, ginaganon. Tapos pag, syempre, bedridden, hindi siya nakakalakad. Hindi talagang, alam mo yung, wala rin atang, ang tawag nito, lifter. Yung ibubuhat ng machine, talagang ginaganon. Ay, buti na lang yung bahay nung amo niya, may CCTV camera. Ayun, nakulong siya. Yung ibang lahi yun guys ha, tapos nag-penalty pa siya. Bukod sa nakulong, may penalty pa. So, kaya nga sabi ko kahit naman sa ano natin, wag nating sakta yung mga alaga natin. Marami dyan. Pero hindi naman lahat guys ha. Pero ako, kahit gaano kasama yung alaga ko, kung in case na, no? Ayoko nung, syempre, lalaban ako sa tamang paraan. Pero hindi ako magtatagal sa'yo. For what? Maraming trabaho. Marami dyan ang naghahanap ng caregiver. So, huwag natin i-sacrifice yung buhay natin. Na kung saan, stress lang habang nagtatrabaho pa. Diyos ko, mahalin natin ang trabaho. Kasi hindi habang buhay, hindi na, ang mga matatanda, hindi naman tumatagal yan. Pinakamatagal na yan at buhay nila, 10 taon. Depende na lang yun kung maano pa, malakas pa, tsaka hindi ganun kalala ang case ng sitwasyon ng alaga mo. Pero mga isang taon na, isang dalawang taon, pag minalas-malas ka, mamamatay agad yan. Swertehan na lang ako, thankful na rin ako kasi ang ginatan kong employer is couple. So, namatay sa lola, meron pa akong naiwan para kay lolo. Dito, syempre, pag caregiver ka, hindi ka kailangan masalang sa trabaho. Wala na yung, lalaki yan, ayoko, hindi. Normal yan dito na kahit babae ka, lalaki ang anuhin mo, aalagaan mo. Ang mahalaga, hanap buhay yan eh, kumikita tayo ng pera. Caregiver yan eh, na trabaho. Ang ibig sabihin niya, di ba? We need to take care of the old people. So, hindi kailangan masalan.
Parang sa hospital lang yan. Kahit anong pasyente, alagaan mo. Ganon din kami. Meron kasi dito yung iba mga caregiver na maarte. Ayaw pa nilang paliguan yung alaga nila. Kumukuha pa sila ng tagapagpaligo ng alaga nila. Ngayon, na nangyayari? Kasi kumukuha sila ng tagapag-alaga. Nire-release sila ng amo nila. Kasi part ng trabaho mo yun. Tapos kukuha pa ako ng ibang caregiver para paliguan yung nanay. Kundi doble gastos ako. Maintindihan mo mo sa inyo. Binibigay naman sa kanila lahat. So, maiintindihan mo rin yung side ng mga employer. Kasi, kinuha kita, tapos matela, kumatay yung alaga mo. Diyan sa floor, kumatay yung alaga mo, kung saan-saan. Tapos, umiigi sa bed. Excuse me. Matik na yan. Expect mo na yan sa alaga mo. Kasi nga, tumahi, umiigi sa bed. Normal yan. Hindi mo kailangan magreklamo. Ay, ayoko kasi ganito, ganito. Ay, ayoko kasi ganito, ganito. Dinasto ko yung caregiving na trabaho. Be responsible sa kinuha mo yung trabaho. Diba? Expect mo rin yung mga bagay na ganyan. Pinapasa ko naman ng ayos, pero maselan sa ganyan, 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 ayoko kasi ganyan. Naghanap ka pa na trabaho, di sana sa opisina ka na. Diba, ganun lang kasimple yun. Maraming walang trabaho, maraming gusto ng ibang bansa, maraming gusto pagkatrabaho kahit gano'ng kahirap para masuporta yung pamilya. Pero ikaw na nandito, nag-PNRT ka. Umuwi ka na ng Pilipinas, oy. Hindi, walang lugar sa'yo. Ang, sa'yo dito ang gaya mo. Marami naghahanap ng trabaho. Kahit gano'ng kahirap, susuungin yan para may maisuporta sa pamilya. Samantalang ikaw na andyan. Meron ako, dalawa akong kakilala mong ganito rito. Sabi ko nga, kung ako lang pwede ko lang si Lolo alisan, magpaalam na tanong, gagawin ko. Pero nahihiya ako. Sila kwatsa. Oo, given na yun na kailangan ni enjoy natin, di ba? Yung habang nagtatrabaho, mag-enjoy tayo. Pero yung, di ba, give your best to your work. Ganun lang kasimple yun. Kasi pag nawala yan, mahirap pagkanap ng trabaho. Sa hirap ng buhay ngayon, lalo ng pandemic at corona. Ay, nako. Gusto lang kasi gumala, tapos tatakas pa sa gabi. Sabi na alis ako sa gabi, pag hindi pinayagan, sasama ang loob. Di ba, alam mo yun, kung hindi ka pinayagan, accept the reason. May kapatan yung employer mo. Amo siya eh. I don't want you to go outside because my mother is alone. So, maybe it will happen something. So, what we will do? Wala ka eh. Di ba? Okay, pag hindi pinayagan, sasama ang loob. Respect the decision of your employer. Kasi namamasukan tayo, may karapatan silang pigilan tayo kung anong gusto natin. Lalo na, when it comes sa trabaho, kasi magulang nila ang pinag-uusapan dyan eh. Diba? Ay, yung iba dito, pag hindi pinayagan, alis na ako, maghanap na ako ng bagong trabaho, gusto kong makalabas, gusto kong maghanap ng mabait na amo. Guys, lahat ng karamihan ng amo dito mababait. Depende lang sa pakikisama mo yan. Depende sa pakikisama mo yan. Kahit gano'ng kasama yan, pakitaan mo ng mabait, lalambot ang loob niya sa'yo. Lahat naman tayo pumasok dito, strangers, diba? Hindi dito pumasok, kilala natin sila. Kailangan mo mag-invest ng tiwala. Eh, pagdating mo, agad ganito yung gusto mo. No, that's not. Kahit ako mo akong employer, I will invest you at time. Kung magkaroon ng tiwala at respeto, nakilala rin kita para magtiwala ako sa iyo. Sabi mo ni Lolo eh, wala ko yung pinagkakatiwalaan, lalo na yung reliever ko. Pag nag-take off ako, sabi ko,
ko lalabas ako, hinahanap yung mga gamit, yung mga personal things ko, jewelry, pera. Asan yung pera mo? Asan yung jewelry? Kinuko niya, tinatago niya. Kung maintindihan, hindi ba sabihin ko, saan yung employer sa'yo? Diba? Eh, open naman yung cabinet ko. At least, diba? Walang mga wala naman. Kung pagkakatiwalaan mo yung employer mo. Ganun yun eh. Marami kasi dyan. Ganito, ganito. Ay, ang daming satsal. Ito. Kakain na kami ni Lolo. Tawagin ko na si Lolo. 8:30? 10 minutes before 8. So guys, welcome to Israel. Ganito lang kasimple yung pagkain ni Lolo, guys. Oh. Ang pagkain ni Lolo is cheese na may dahon ng sibuyas tsaka olive oil. Pipino. Yan. Tinapay. Yan. Tsaka sardinas. Tawagin na natin sila. Sigurado walang mga bata ko dito kasi sa bata. Yung mga sinasantay ko dito sa nilalo dyan. Ito, natupin ko ni iba. Ito medyo basa-basa ka. So, kailangan natin tanggalin yun mamaya kasi lalagyan natin yung mga photo. So, panoorin nyo guys yung aking mga video. So, hindi ito vlog na funny o ano. So, yung aking video is for my daily activities or routine as a caregiver here in Israel. Kung ano yung buhay namin at kung ano yung sitwasyon namin dito. Ganun lang guys. So, at least, diba, kahit pa paano, ay ganyan pala yung buhay nila. So, life as a normal like sa Pilipinas. Aba? Nakno, clear? Nakno. Bo. So, yan, yeah, tinawag na natin si Aba para po. Bye guys.